What's up, photography lovers, and welcome back sa aming channel. And this is Art, your channel host. If you are new to our channel is all about photography, love, and travel. And today is another episode of Photographer Reacts. Sa segment na ito, nagre-react po ako sa mga current issues regarding photography. And today, pag-uusapan po natin ang TikTok. Alam niyo po ba yung TikTok? So I'm sure narinig niyo na siya or nakapanood na kayo ng TikTok, lalo na kung mahilig kayo sa social media. And meron ba kayong account sa TikTok? So uunahan ko na kayo guys, guilty. Guilty, meron po akong account sa TikTok. Yes, kung gusto niyo po akong i-follow, meron po akong account sa TikTok, ito po siya. And meron na po ako mga ilan-ilan na videos. Sinubukan ko siya guys para malaman if maganda ba talaga ang TikTok para sa mga photographers. Bibigyan ko kayo guys ng brief history ng TikTok. Nagsimula ang TikTok around 2018 and ginawa siya sa China, and sumikat po yung TikTok more sa mga kabataan dahil nag-umpisa po yung TikTok sa mga pagli-lip sync, gagamit ng mga latest na mga music, nagkaroon po siya ng mga dance crazes na naging viral, and naging creative po yung mga users ng TikTok. So gumawa po sila ng marami pong mga creative videos. Users can choose a huge database of music, filters, movie clips na pwede pa nilang ma-lip sync. So habang tumatagal guys, mapapansin nyo dumadami po ang mga photographers and videographers na gumagamit ng TikTok. And for a quick verdict, maganda ba siya sa mga photographers and videographers? The quick answer is yes. Paano ko nasabi? Stay tuned. Kanina, nag-save ako ng mga ilang TikTok videos mula sa photographers, models, and mga photography lovers. Manood tayo ng mga 3 videos. So, may mga sinave ako dito sa phone ko. And mag-review lang tayo ng mga ilan. So, tingnan natin ito isa. Attention, because this will save you a lot of money. When buying ND and CP filters, a lot of you guys ask me which size should you buy. The size of the filter you need is dependent on your lens. At the end of your lens is this symbol with a measurement next to it in millimeters. That measurement is the thread size for this particular lens. Other lenses have different thread sizes, and therefore that means that not all filters will fit every lens. But that doesn't mean that you need to spend all your money buying dozens of filters to fit each lens. Instead, you need to buy a filter for your largest lens. Then you need to buy something called a step-up ring, which acts as an adapter for your smaller lenses. These come in all different thread sizes for all different lens types. And now you only have to spend money on one filter that will fit all your lenses. Ayun guys, yung isang photographer, ginamit niya yung TikTok para magturo. So ang napili niya ituro is yung pagpili ng filter size o paano ba malaman yung filter size ng lens mo. So next video. Look instantly slimmer in photos with these tips. The closer your head is to the camera, the bigger it appears. Extend your legs out and your face will look smaller. Standing straight makes the person look short. Lean back will make you appear taller and slimmer. Face the camera slightly off to the side will help your face look thinner. Follow me on Instagram for more tips. Yun, ito naman si Jessica Wang. Nag-share naman siya ng tips kung paano ka magiging slimmer sa mga photographs mo, sa mga posts mo katulad ng Instagram, Facebook. So, very interesting. So, na-present pa niya ng in a matter of 23 seconds, natapos na niya i-present yung mga poses. Next video. Thank you.
yun guys, pinakita ng isang photographer naman yung isang klase ng photography. Ang tawag doon is panning shots. So binigay niya doon, pinresent niya kung paano siya gawin, pinakita rin niya guys kung anong settings ng camera niya. So marami pa kayong makikita guys sa TikTok. Maraming photographers, models, TikTokers, and photography enthusiasts na nagsishare ng photography tips sa TikTok, at iba't ibang paraan ang pwede niyong gawin guys. So yun guys, napanood na natin yung 3 videos. Actually, napakarami. Pero kung papanoorin natin lahat, hindi magkakasya sa episode na to. The bottom line is, the possibilities are endless kapag gumagawa ka ng TikTok videos. As far as nakikita ko, yung TikTok guys, hindi na lang siya para sa kabataan. Nagiging para na siya sa lahat. It could be business, it could be photography, it could be any educational genre, entertainment. It has become a powerful social media for all. Based sa aking observations, sasabihin ko guys yung mga dahilan bakit maganda ang TikTok sa mga photographers and videographers. Number one, if you are looking for a social media na tumaas ang iyong exposure, yung TikTok has 689 million active users. So imagine guys, if you are creative and TikTok suggested your videos to a wide audience, makakakuha po kayo ng malaking exposure. And social media plays a powerful part sa ating business as photographers. Karamihan po ng clients ko is nahanap ako through social media, through Facebook. So ganun din po yung TikTok. Magagamit niyo po siya to get potential clients. Sa laki po ng users ng TikTok, maganda pong mag-promote ng inyong mga social media platforms, other social media platforms sa TikTok. Then number two, TikToks are very easy to create. Gamitin, try nyo po yung TikTok. Napakarami pong filters, napakarami pong music, napakarami pong mga tools na pwede nyong gamitin dun sa application ng TikTok. So yung iba dun, it takes time para matutunan, pero karamihan ng mga tools sa TikTok is madali siyang matutunan. And panoorin nyo guys yung mga ibang nagti-TikTok and makakakuha kayo ng mga ideas kung paano gumawa ng mga creative videos. So guys, kung nakukornihan kayo sa mga pasayaw-sayaw, you don't have to dance, you don't have to sing, you don't have to make your TikTok as a comedy, lalo na if your image is a serious photographer. It doesn't matter. Kahit anong gawin nyo guys, pwede sa TikTok. Pwedeng maging serious educational tool ang TikTok. Katulad ng nakita nyong video kanina, hindi naman siya nagpapatawa. So nagtuturo lang siya straight to the point. Ang maganda doon, in a matter of 15 to 30 seconds, marami siyang naturuan. Naging beneficial yung videos niya. And people na nakitang maganda yung video niya will follow him. And if marami kayong magagandang pictures, you can make a slideshow dito po sa TikTok. Meron din po akong video na ganyan, na gumawa po ako ng slideshow. So, pakita ko sa inyo guys. Yun guys, pinakita ko sa inyo yung slideshow ng photography ko. And iniba ko lang yung music kasi dahil sa copyright. And number 3 na pinaka gusto ko guys na na-discover sa TikTok, yung algorithm. Yes guys,
napakadali pong kumalat ng inyong works sa maraming tao. So itong account ko guys, kung makikita nyo, 100 plus followers lang ako. Pero nung nag-upload po ako ng videos, nagulat ako guys. In a matter of two days, naka 700 views na kagad yung isang video ko. Compared to my YouTube na nag-uumpisa rin, I have 1,000 plus subscribers. Pero swerte na kung maka 200 views ako in a matter of 1 month. So ganun guys, kabilis o kaganda yung algorithm ng TikTok. If you could remember guys, kung mahilig kayo mag-Instagram, napakaganda rin po ng algorithm ng Instagram noon. So nung mga 2012, pag nag-post ka ng picture sa Instagram, ang dami po makakita ang mga users and marami po kayo makukuha ang mga followers. Kasi ibabato ng Instagram yung mga pictures nyo sa mga cellphone ng mga users. Ngayon, pagdating yata ng 2017, binago po ng Instagram yung algorithm niya. And maraming photographers ang nagreklamo dahil pumangit po or humirap po, naging mahirap po yung reaching ability ng mga post ng mga photographers sa maraming tao. So for example, noong 2012, pag nag-post ka ng picture mo, in one day makakuha ka kunyari ng 50 likes. Ngayon, pag nag-post ka ng picture mo, maybe swerte ka na kung maka 10 likes ka sa isang araw. Just a comparison, ganun po kahirap kasi po inalis po nila yung chronological order. Ibig sabihin, dati pag may nag-post na bagong pictures, halos napakarami po makakatanggap o makakakita ng pictures nyo sa kanilang mga cellphone, sa kanilang mga application. Now, dahil sa algorithm ng Instagram is namimili siya guys kung ano ipapakita, kung anong mga post ang ipapakita niya guys sa inyo. Yung iba nagrereklamo pa nga na yung mismong fina-follow nila hindi na nila nakikita, tapos nagkakaroon pa ng maraming commercial or ads. And balik tayo sa TikTok, yung kagandahan ng Instagram noon is nandito ngayon sa TikTok. Kaya guys, kung gusto nyo i-grab yung opportunity na to, now it's the time na mag-TikTok kayo. Kasi maganda pa yung algorithm ng TikTok. Marami kayong marireach na audience. Mag-upload lang kayo araw-araw. Sabi nila, yung mga advices ng mga magagaling na TikTokers, mag-upload lang kayo araw-araw, mag-live kayo. Isasuggest ng TikTok yung mga post nyo sa maraming tao. So as for the wish list, yung TikTok is meron pa siyang room for improvement. Sana meron siyang mga direct link. Yung mga post nyo sana may sana lagyan nila ng capability na pwede tayong maglagay ng direct link sa mga videos, sa mga websites, para mas madali nating ma-redirect yung mga followers natin kung saan natin gusto silang ma-redirect. Pero I don't think susuportahan niya ng TikTok. Katulad din ng Facebook, if mapapansin nyo guys sa Facebook, if nagpo-post kayo ng mga YouTube videos sa Facebook, mapapansin nyo guys, konti lang yung reaching advantage. Hindi pinopromote ng Facebook yung mga YouTube links nyo. That is because they want you to stay more on Facebook, not on YouTube. Ganun din guys yung ibang platform. Kaya I don't know, maybe sana gawin ng TikTok yung pwede kang magawa ng link or mag-provide ng link sa yung mga post. Then number 2 wishlist ko, sana
habaan nila yung description. Kasi ngayon sa TikTok guys, maliit lang, 150 characters lang yata. Kaya konti lang yung pwede mong mailagay na information sa video. Hindi katulad ng YouTube, sa description nila pwede ka maglagay ng 5,000 characters. Marami kang malalagay. Sana in TikTok sundin niyo, gawin din nila sana yung lakihan o damihan yung description nila. So as a conclusion, yes, maganda po yung TikTok para po sa ating mga social media or content creators. Whether you are a photographer or a videographer, you can use TikTok to promote your brand. You can use TikTok to promote your work. You can use TikTok to gain more exposure. So I hope guys you like this video. Please support us by liking this video. Subscribe to this channel if you like, and click the notification bell for future updates on this channel. See you guys. Thank you and God bless.